their liquid foundation and also their concealer, which is like this. So it was given to me like months ago, I guess. Yeah, yung may nagpaturo sa aking Mary Kay dealer or what do you call them? Yeah, Mary Kay dealer. So ito yung parang ex-deal namin. So this is the first time that I'm going to try it to myself. Kasi nga, ito, na-try ko naman na siya sa kanya. Pero of course, I want to try it with myself. And I'm going to give my first impression with this foundation. And, okay. For my skin, nilinis ko lang siya with Eskinol after kong maligo. Pasensya na sa jeep. Malapit talaga kami sa daan. So that's Eskinol. And then, my moisturizer is this Nivea Baby Smoothie Cream. So, yeah. Just make sure, kasi this Nivea Baby Smoothie Cream is medyo heavy on the skin. So, just make sure after how many minutes yung feeling yung nag-sink in na, just damp it or press it with a tissue paper or a blotting paper. Kasi right now, my skin is a bit parang dry, normal to dry skin. So, the tools that I'll be using with this concealer and foundation is a beauty sponge. This was given by Caris. And then my favorite brush from Beauty Cosmetics. Tagal na tong brush na to. And I'm going to damp it with EVI. Tama ba? So with regards of the foundation, it looks like this. Nakapak siya. And I'm in the shade of beige too. So yan. Tapos it comes with a tube. And let's see. Hindi siya. Ano siya runny? Hindi lang siya lumabas. So yan yung shade na. So, hindi ko na in-squirt. Lumabas lang siyang pusa. Siguro sa kapalo ko pa. So, on the other side, I'm going to use brush, and then on the other side, it's beauty sponge. Wala ko nilagay na primer, guys, ha? Because I want to review it based on its own. Tingnan natin kung mag-wear off siya. For me, I like putting foundation first on the T-zone. Someone texted me. Si Globe lang. Ano magagaan akong ibang ka-text? So, yan. Wow, pati. Ang kitap ko na talaga kaya. Ang itim ko na nga talaga kaya. Ewan ko lang kung mag-oxidize. Kasi, I'm also... So, pagdating ko sa outside, area, inaano ko na lang siya. Ano tawag doon? Swirling motion. Tama ba? I forgot the term, sorry. My God. So, first layer pa lang yan. Puti! My God. So that's the half of my face. We'll work it out. Okay lang yung kulay niya. Hirap naman pag sobrang itim. But I'm not sure. May onting tackiness feel, pero alam mo yung magmamatte na. Wala pang ano. Hindi pa siya masyadong nag-isip. So yan ang itsura ko. Okay, on the next half, I'm going to put naman another, I'm going to put it directly on my face. Parang dot-dot. Kasi sponge. Baka kasi yung sayang. So, pag kumatamit ako ng sponge,
ng small, video sa main channel. Nabi ko kayo guys. Main channel. Oh, hindi pantay! Oh my God! Parang may makapal yung bug spot. Kaya na, inakano ko na yung place near ko na. Kasi nga, medyo makapalitap. Parang sa mga chinachin. Oh my God. Oo, mas thinner yung ano niya, pag brush. Ganun natin. Tapos mas ano, parang mas thick siya pag spot. Lagyan ko lang ha, second layer na tuloy. Hindi kasi siya magpapantay. Ang puti sa mukha ko. Hindi na ba ako kaitim? My goodness! Beige to rin pala to guys. So same color. I'm going to put konti-konti. Gagamitan ko na siya ng so yun guys, ang gusto ko lang iset is yung under eye because it's still a concealer. So I'm going to use Airspun Loose Face Powder. It's in the color 70 Translucent Extra Coverage.
of look. So, I know, nakalimutan ko na ilagay ko ng highlighter, but anyways, I don't have any problems with regards of oiliness talagang gano'n. Wala naman akong gano'ng tawag dito a problema, but I'm going to blot it later if I'm going to see any oils. You know, pero highlighter lang siya. Wala lang. I'm also trying another highlighter kasi, and I'm going to share it with you guys soon, but I love it. So, wala naman pambili ng mga beka-beka na ganyan, no? I don't have any fun. So, the cheapest that I can get. Okay. Let's focus on Mary Kay Time Wise Matte Fair Foundation. So, this one. Pabili siyang, tawag dito, mag-set naman. Hindi ako gumagawa ng set powder. Just put bronzer, contour, and the highlight blush. So, yun lang. Wala akong powder na ginamit to set it up. Ang sinet ko lang is yung concealer niya. So, yan. Ano ba yung box sa concealer? So, ito. Dalawa kasi nga sila, di ba? Inaano ko. Yun lang yung sinet ko. Yung concealer. What I feel about the product is it's too light on my skin, but hopefully it worked out because of the bronzer and the contour that I use. And then, mabilis siyang mag-set on its own. And let's see! Ngayon, I love it. How much ba ito? Parang 700, 800. I'm going to put how much this is. Kasi nga, hindi naman ako nagbayad for this one. It was given to me for an X deal. So, yan. I love it. Ang only ano ko lang is it's in tube. So, my tendency na pag isama mo siya for traveling, may possibility siya mag-spin. But, overall, I love it. And then, where's the concealer? Walang mo, sabi ko yung open. Yun, sa concealer, gusto ko yung concealer kasi small amount goes a long way. As in, pagang munti-munti lang ginamit ko for this one. Pero mas best ko siyang gamitan ng brush kesa sa sponge kasi ina-absorb na sponge yung concealer. Parang hindi siya nagbangpat siya sa akin or siguro I'm not saying na ganun din kayo. It comes with a technique. Sabi nga nila, it comes with a technique. So, if you're good on sponge, go ahead, use sponge. But for me, for the concealer, I use the tapping motion with this brush. Pero for the foundation, mas makapal kung gusto niyo na mas makapal na coverage, use a damp sponge. Pero kung gusto niyo ng talagang smear, ano yung parang ano lang, manipis. Yun, use this one. Use the brush. So, yun lang yung na parang napansin ko sa kanya. Other than that, this one is promising. So, this is the first impression, guys. So, since this is the first time that I'm using it, I'm not sure what to expect on coming days. I'm going to keep using this for 1 week para talagang ma-share ko sa inyo kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi hindi lang naman yan isang araw. So, today, maganda. For me lang, ha? Breakout ako suddenly, although hindi naman talaga ako nag-breakout, pero yun. So, I'm going to use it for 1 week. May naman sabi ko, 1 week, kahit wala akong gagawin, maghahalin na lang ako kay Ash mag-makeup. Para lang talaga ma-review ko siya, guys. And I'm pushing myself to do it talaga. So, yes. Oo. Parang yung sarili ko kailangan ako. I'm pushing myself to do it. So, here! I'm going to update you guys later for my foundation. And now I 12:06 na, guys. So we are going out. I'm going out with my sister and of course Ashley. Let's see sa flash photography. So for flash photography, tinanggal ko muna lahat ng necessary or unnecessary light para mag-flash siya. Parang nag-quiet ka siya sa akin. I'm not sure. O dahil madilim. Guys, pasensya na kasi
bago ko to ginawa, itong pag-picture-picture. So, not sure. Nag-white ka siya ng madilim. So, let's try again! Pero para siyang nag-white ka sa akin. Yun ang pakiramdam ko. Nag-white ka siya. So, I'm going to go back for my update later. Hi, guys! And I'm back. So, yan, napawisan at lahat. Ang napansin ko lang is, ano ba? Nag-cake siya kanina dito sa Ilongkong. Ayan. So, nag-cake siya ng konti. You know, it's okay. Sa ano to, foundation. Nag-cake siya. Yung foundation, nag-cake sa Ilongkong. And then, yun, nag-ano rin. Yung concealer is nag-fall sa mga lines ko, which is marami na. But overall, ayun. Ang ganda niya. Nakita na yung ano ko. But overall, napawisan lang ako, hindi talaga oil up. And all. So, balik ako mamaya for another update. This is going to be my last update for the foundation. So, yan. It's, by the way, it's already 7:17. So, yan. 7:17 na. And, let's go look at the foundation. So, hanggang ngayon, guys, nandyan pa rin yung contour. Yan, contour, blush on, and highlighter. Hindi siya nawala or hindi siya nag-fade out. The only thing is, siguro yung dito, medyo na, ano siya, parang nawala yung aking foundation. But it's not going to be the problem of the foundation itself kasi nga mainit kanina siguro nagkamali lang ako ng pag-unas ng tissue. So, ayan mo. Nakalimutan ko, I'm reviewing pala. So, kaya siya wala masyado. But overall, I'm not oily. It's really matte. And the shine, the shimmer is there in everything. Yun lang yung nawala. Ito lang yung noo ko kasi nagkamali ako ng unas. But overall, it's a nice matte foundation, most especially sa mga oily skin. But for me, since I'm normal to dry skin, of course, you will see some patches under or at the side of your nose. So, yun lang naman, guys. And what else? That's it. So, yun lang, guys. So, yun ang aking review for this 2-ton-wise foundation, matte foundation, and the concealer of Mary Kay. I hope you do like it. If you do, please don't forget to click the like button and subscribe to my channel for more videos. And please subscribe, guys! Nasa 965 na lang yata. But 35 more for the 1,000! And I'm going to have a 1,000 giveaway for you guys. It's been my a long wait for me, but I can't blame anyone else because my commitment with my channel is super duper.